umaandar na yung unit. Ngayon, ito yung medyo masalimuot ha. Habang umaandar yung unit, bubunutin nyo si memory. Huwag nyo papatayin ha. Kaya katulad nung gagawin ko, ingatan nyo lang magdikit. Kung may mapabunot kayo na maganda or maikiklip yung maayos yan, no? Katulad nyan, binunot ko. Okay, so, binaba ko. Ito yung memory na defective kanina. Yan. So ngayon, ibabalik natin siya habang umaandar. Yan, umaandar si unit ha. So dapat maingat lang kayo na magdidikit ha or magkakabaliktad. So kung magkabaliktad naman, actually may mga experience kami na ganon, hindi naman nasira yung unit natin. Yan. Okay. Ayan, so nadikit ko na. Ngayon, ang gagawin nyo, i-off nyo ulit siya. Yan. Pag ini-off nyo, huwag nyong bubunutin sa plug ha. I-off nyo lang siya. Hintay nyong huminto, pati yung compressor. Ayan. So nakasaksak siya. Huwag nyong bubunutin ha. Yung sabi ko, huwag nyong bubunutin sa saksak. Huminto na yung compressor, huminto na rin yung ating ilaw dito. Saka nyo ulit siya i-on. Siguro mga ano lang siya, 1 minute na nag-standby kayo, saka nyo ulit siya buhayin. Yan. Tapos, antayin nyo ulit mag-run si compressor, pwede nyo na ulit siyang patayin and bunutin nyo na saksak. Yung program nito, na-restore na nung system, bumalik na siya. So, hindi nyo kailangang magpalit ng IC, hindi nyo kailangang magpalit ng indoor o yung control board natin. Ito lang ang papalit. Okay, good day mga ka-technician. So, meron lang akong isi-share sa inyo. Actually, common na problem na itong mga ganitong problema eh. Pero marami na ang nakakagawa, marami din ang sumasablay pa. So iisa-isahin lang muna natin, then isi-share na din natin. Ito kasi na-check namin, actually parang ang naging problem lang talaga niya is nandito sa control board. Kaya lang, napunta siya dito dahil kinalas nila. Actually, ginawa na namin itong unit, ginawa ko na itong main PCB na ito. Nag-short yung isang diode ito. So, common na lang ito doon sa mga technician na nakikita nila. Yung diode na ito. So, napalitan na namin ito. Napa-andar ko na itong mainboard na ito. So, nasira siya siguro dahil sa pagkakalas nila, hindi na ikabit ng maayos dito. Kasi naputol yung tornilyo eh. Yun oh. So, putol yung tornilyo na nakakabit yan dito. So, maaaring hindi nila na i- lapat ng maayos. Ayan, patay ko na electric pan. Mahingay. Ayan, kaya nasira, nadami ito. Pero ang main problem na nakita namin, nanggaling lang dito sa control board. Ito, katulad dito. Pag sinaksak nyo siya, usually naglalabas ng iwan, katulad dito, sinaksak ko pa lang, umandar na kaagad. And naglabas ng ito error. Yung. So, ang ito error, memory program yan. So, pwedeng hindi muna kayo pupunta sa main PCB. So, katulad nito, nadamay si main PCB, pero ang main problem natin, nandito lang. So, dahil kinalas siguro and chinek, hindi na ibalik ng maayos, naputol yung screw, hindi na nilagyan. So, nadama yon, nasira si diode and pumutok yung fuse. Although, napalitan na naman namin ito. Eto, papakita ko lang itong problema nito. Common na lang ito. May mga videos ako na nailabas na na ganito. So, ihimayin na lang ulit natin. Kapag nakita nyo itong error na yan, katulad niyang ito,
or yung iwan. Ang iwan, kung normal ang operation dito na nagbiblink yung ilaw na makikita nyo doon sa outdoor or main PCB kung tawagin natin. Ayan, katulad niya, no, yung blinking light. So, huwag muna kayong gagalaw dito. I-check nyo dito. Ang kadalasan na nagiging problema nito, memory. Ayan, subunutin natin na. Iniwan mo yung pilip dito. Ay, hindi lang. Sige. Palasin natin. Ayan. So, memory ito yung nasa ibabaw. Ang problema nyo naman kasi wala kayong, usually, wala kayong mabibili ng memory lang. So, kadalasan, ipapalitan nyo yung buo na ganito na unit. Pero kung meron kayong katulad, ito, katulad nito. So, shop use pang testing namin ito eh. So, mapapansin nyo magkaiba siya. Ito kundura kasi, ito carrier. Pero kung makikita nyo, ang program niya ay isang klase lang. Okay? So, madali lang naman yan. Bunutin nyo si memory IC. Ito. Saan yung ating pangbunot? Ayan. Mas maganda kong long nose. Ayan. Katulad nito. Binunot ko yung memory IC. And bubunutin ko din ito. Ayan. So, pwede nyo siyang ilagay na dito. Katulad nyo, no? Yung naging problema natin is E2. And pag sinaksak natin, automatic na umaandar na kaagad. So, ang nagiging problema nun, memory. Kung lumabas si E1 error, wag muna din kayong pupunta dito. Kung may power ito, huwag nyo munang kakalikutin. Check nyo muna yung program. Ayan. Katulad nito, nilagay ko na yung memory na galing dito sa isang unit. Okay. Subalay muna natin. Tama ba ang position ko? Tingnan nyo yung position nyo, ha. Baka magkabaliktad kayo. Meron niyang parang kanal dito. Yun, oh. So, tingnan nyo yung sign. Baka mabaliktad kayo. And, saka nyo siya paandarin. Saksak. So, sinaksak na natin. Ayan. Tingnan nyo. Yung display. So, namatay siya. Dahil yung kanina na memory, sinaksak natin, automatic, umaandar na kaagad. So, ito, nawala yung display. So, saka pa lang natin bubuhayin. Ayan. Okay na. And, ang blinking ng ilaw natin, normal. Pag nakita nyo naka-steady ang red, so may problema ka sa communication. So maaaring sa may photocoupler or doon sa ibang parts. Pero kung may power na ganyan, huwag nyo kakalikutin yung diode, yung mga MOSFET, huwag kayong magkakalas doon. Pag nakita nyo. Although iwan error. So dito muna ang testing nyo. Yan, katulad nyo, normal. So antayin lang natin na umandar yung unit. Ayan, kailangan lang medyo maingat kayo sa pagkakabit. Okay? Ayan, so antayin lang natin ang mandar tong unit, ha, mga 3 minutes. So, ipopost muna namin yung video. Antay lang tayo ng 3 minutes. Okay? Ayan, so mandar na itong unit natin. Ayan, pata natin ang count. Para makita na pang mandar. Uy, wala palang makaglagyan ng clamp tester. Okay, so hindi na. Maandar na yung unit. Ngayon, ito yung medyo masalimuot, ha. Habang umaandar yung unit, bubunutin nyo si memory. Huwag nyong papatayin, ha. Yeah, katulad nung gagawin ko. Ingatan nyo lang magdikit. Kung may mapabunot kayo na maganda o maikiklip yung maayos yan. Oh, katulad nyan, binunot ko. Okay? So, binaba ko. Ito yung memory na defective kanina.
Yan. So ngayon, ibabalik natin siya habang umaandar. Yan, umaandar si unit ha. So dapat maingat lang kayo na magdidikit ha or magkakabaliktad. So kung magkabaliktad naman, actually may mga experience kami na ganon, hindi naman nasira yung unit natin. Yan. Okay. Ayan, so nadikit ko na. Ngayon, ang gagawin nyo, i-off nyo ulit siya. Yan. Pag ini-off nyo, huwag nyong bubunutin sa plug ha. I-off nyo lang siya. Hintay nyong huminto, pati yung compressor. Ayan. So nakasaksak siya. Huwag nyong bubunutin ha. Yung sabi ko, huwag nyong bubunutin sa saksak. Huminto na yung compressor, huminto na rin yung ating ilaw dito. Saka nyo ulit siya i-on. Siguro mga ano lang siya, 1 minute na nag-standby kayo. Saka nyo ulit siya buhayin. Yan. Tapos antayin nyo ulit mag-run si compressor. Pwede nyo na ulit siyang patayin and bunutin nyo na saksak. Yung program nito, na-restore na nung system, bumalik na siya. So hindi nyo kailangang magpalit ng IC, hindi nyo kailangang magpalit ng indoor o yung control board natin. Ito lang ang papalitan nyo muna. Kailangan lang may katulad kayo. Ngayon, kung meron naman kayong katulad nito, yung mga malalaking service center naman, mag-provide na kayo ng ganito, bumili kayo ng isa na pang-spare nyo. So actually, compatible naman siya, katulad nito, Carrier, ito, Kundura, magka-compatible lang siya. So binunot ko dito yung isang memory, ayan, babalik na ulit natin, kasi spare namin to eh. Yan, so, antayin lang natin umandar ito. Pag umandar, so okay na yan. Bubunutin na natin ang saksak, pwede na natin i-assemble. Okay. Ayan, so ulitin ko ulit sa inyo, dapat kapag ka nagkabit kayo dito, may kabit nyo ng maayos ha. And yung ating mika kung tawagin, ayan, marami naman tayo nilabas ng video. Nire-review ko lang kasi papasok na ang summer, sigurado marami kayong ganitong gagawin. Siguraduhin nyo na walang dikit yung ating MOSFET or IGBT. Meron gumagamit na ng IGBT, hindi lang MOSFET. Kung may kakabit nyo ng original number, yung makukuha nyo, mas maganda. Ayan, para sigurado kayo sa pagkakabit. Usually naman, mga ganito, kapag nire-repair, halos 60% ng nire-repair, maayos, wala nagiging problema. Ayan, para hindi kayo gumastos ng malaki. And yung syempre, lipat ka dito dado, medyo didilim lang yung camera kasi nag-a-against the light. Yung saksak nyo, lagi nyong sisiguraduhin ha. Yung red gitna, puti, galing doon sa control board. Yung blue, yan yung compressor. Kapag nalito kayo, or natanggal yung mga tagging nyo, buksan nyo, syempre katulad nito, compressor. Saan ba pagpunta ang compressor? Eh di, doon sa IPMIC. Diba? So titingnan nyo na lang. Ngayon, ang reactor, saan ba galing? Ayan, makikita nyo naman, kulay red eh. Reactor, gitna. And yung puti, galing doon sa line natin. Line and neutral at saka yung communication. So dito siya. Okay. So ingatan yung magkakamali kayo dahil may mga nalabas na tayo dito. Merong nasira ang board, merong nasira ang compressor. Ayan. So maraming pwedeng dahilan pagkasira. Okay. So balikan na ulit doon. Patilim, dumilim. Ayan. So yan, katulad nito, umaandar na ulit yung unit natin. Nagra-run na siya. Pwede nyo na siyang patayin dito. Katulad niyan. Okay. So ini-off ko na. Pwede nyo na siyang bunutin sa saksakan. Ayan. Katulad nung ginawa ko. Ayan. So pahingahin nyo ulit kahit mga 10 to 15 seconds. Katulad nitong ginawa ko.
pwede nyo na alis yung isaksak. Yan. So kapag nagra na ito ng dire-diretso, katulad nyo lang. Yun, 18 degrees, 18 na lang yung lumabas. Nagra-run na siya ng maayos. So ibig sabihin niya, normal na yung program natin. Okay na. Kapag gumandar ulit, assembly nyo na, okay na yan. Yun lang. Then, balikan nyo ulit yung sensor. Dito maraming nagkakabaliktad. Yung puting sensor ha, nasa ibabaw ng compressor. Dito. Yung itim, nasa ilalim. Dito. Okay. Ito, so dalawang sensor lang naman ito eh. So hindi siya pwedeng magkabali pag lalabas ng error yan. Hindi ako nakamali, i-hit yata lumalabas dito. Pero may mga nilabas kaming video dito. So yung puti, na may balot na shrinking tube na puti, dito sa ibabaw ha, isa sa ilalim. Ayan, so review lang yun dito kasi papasok na ang summer. Baka marami na naman yung magkakamali at makakadisgrasya ng unit. So ingatan nyo na lang doon sa pagkakabit nito. Ayan. So antayin lang natin mag-run ulit bago natin i-assemble. Okay, babalik ako. May kwento ba yung video natin? Ayan. Okay na. Kasi parang wala ka kwenta-kwenta yung ginawa namin video. Ayan. So ito naman para lang masundan nyo. O, katulad nito, mandar na ulit siya. So wala na tayong problema dito. Yan po na. Ayan. So pwede na natin siyang assemblein. Ayan. So ulitin lang ulit natin ha. Kapag ka ang problema nyo is lumabas yung display na E1 or E2, or hindi umaandar si compressor, huwag muna kayong magkakalikot dito ha. Once na may power yan, dito kayo na nakita, na blinking, so ibig sabihin yan, maaaring normal ang main PCB nyo. Huwag na kayong magkakalikot muna dito. So ang focus nyo nandito. Mas maganda kung meron kayong spare, kahit na pang carrier, napasok dito, kahit yung mga pang 2HP, parehas yan dito, pumapasok siya ha. Ang pagkakaiba lang nun, yung kapasitor na nandito, yung kapasitor ng pan, pag ginamit nyo yung pang 2HP, masyadong mabilis. Pero kung pang testing nyo lang, huwag nyo nang isaksak itong terminal na isa. Ito yung nandito, ito. Kita yan, Dado. Yung para sa pan, kung iraran nyo lang, huwag nyo na isaksak kasi baka mag-overheat pa yung compressor ay yung pan motor nyo dahil malaki yung kapasitor na ginagamit ng 2HP. Ayan. Yung malalaking ano, board na kundura na ganito. Kundura carrier ata, ganun din. So yung 2HP nya malaki. Pwede rin yun. Pwede nyo i-match dito. Pwede nyo rin bunutin yung memory na katulad nung ginamit namin. Compatible pa rin siya dito. Guys, so natin ito. Yan. Okay. Ayan. So, wala naman tayong ibang ano dito. Yung ibang problema dito, na ilabas na rin naman namin. Ayan. So, assembly na lang ulit natin. Ayan lang. Ulitin lang ulit natin sa sensor. Hindi kayo pwede magkamali, ha? And yung paglalapat natin dito, ibalik nyo ulit ng normal. Katulad dito nga, sabi ko nga, ang problema nandito lang. Kaya lang, nadamay yon. Pumutok si fuse, nasira si diode dahil hindi na ilapat ng maayos na putol yung screw. So hindi na siya yata pinalitan. So maaaring nakakawang ito dito. So nasira. So dapat nandito lang tayo. So nadoble yung problema. Okay. So okay na yata tayo dito, Dado. Simple lang naman yung ginawa natin. Doon sa pagpapalit ng MOSFET at saka diode ng fuse, tingnan nyo na lang yung mga videos na nailabas natin. Meron na kaming nailabas nito, nakailang paulit-ulit na kami. Doon pati doon sa mga pagkakabit ng sensor. Ito, nailabas na rin namin. So, inulit lang namin para ma-aware lang kasi ngayong summer, lalabas na ulit yung mga ganitong problema eh. Ayan. Okay na tayo. Ayos. Ayos.